Oh! Grabe yung competitiveness ng laban ng mga bata na to. Pero Dodong, ito, kumayod, Dodong, Kali Erbing versus Batang Mamaw. Sa episode na ito, sasaba kang mga mauhusay na kabataan na nai-feature namin dito sa ating channel. Pero ito, yan. Yan. Ang ganda nun talaga! So big shoutout sa 361 Sports at binigyan na naman nila tayo ng dalawang panibagong shoes na i-giveaway. So ayun, big shoutout nga pala sa mga nanalo sa last giveaway natin. So kung gusto niyo sumali, sundan nyo na yung mechanics dyan sa comment section down below. At starting June, mamimigay kami at mag-giveaway kami ng shoes. And syempre, mamimigay na rin kami ng HoopX hoodies and t-shirt every month. So kung gusto niyo sumali, mag-subscribe na kayo. So ito yung i-giveaway natin. Aaron Gordon shoes siya by 361 Sports. So ito na naman yung pinadala sa atin ng 361 Sports, AG3. So ang sapatos nga pala na to ay size 9. So sa mga size 9 dyan, mag-comment na kayo. So ito na yung inaabangan nyo ulit na giveaway. So mag-comment na kayo at sumali kayo sa giveaway natin. Sa unang pagkakataon, maghaharap sa 1v1 si Kali Erbing at si Dodong. And meron tayong apat na players na inimbita, mga idol. So, anim kami. Ito yung mga player na sanay sa mga 1v1, mga idol. Mag-exhibition game tayo ng King of the Court. Isang malaking experience na rin sa amin to ni Kali. At yun, matcha-challenge kami sa laban na to. Ang mananalo nga pala dito, mga ka-UPEX, ay mag-uwi ng 5,000 pesos. Yeah. Ano pre, so good luck sa atin dyan. At yun, sana huwag mga uncle pre. Oh. Sana huwag ako kalitagin ni Dodong. Kaya yun mga ka-UPEX, tara, pakilala natin ang mga apat na players na lalaro sa King of the World. Yanta Gorda, 15, 5'8", from Isabela. I'm Axel Pontaniel, 16 years old, 5'8", from Las Piñas City. Ako nga po pala, Winston Capulong, 5'7", 17 years old, Mandaluyong City. I'm Jude Remo, 16 years old, from Las Piñas City. Bye-bye. Kailangan makapuntos ng 12 points para makabante sa round na ito. Ang dalawang players na unang makakakuha ng target score ay mag-a-advance sa finals. So first time din magtatapat dito ni Kalye tsaka ni Dodong sa 1v1. First time nila magtatapat, ha? Talaga. Kasi lagi silang magkakampi sa 2x2, sa 3x3. Kalye Erbing versus Batang Mamaw. So, Luke, ano sa tingin mo magandang laban dyan? Magandang laban matchup dito. Dyan? Sobrang na-excite akong panoorin ko si Dodong Cervantes. Kasi hindi ko lang siya nakikita rin dito sa HoopX. Pero lumabas din sa GMA, no? Oo. Grabe. Talaga naman. So, ayun, abangan natin. Cross jab, umikot, dong, tumira, nahuli lang ng konti. Pero ang tatangkad na ng mga bata ngayon. Mga Remo? Remo, Jude! Umikot, tapos lang. Ayun, lagi na to, nagtatapat yan. Kalye versus Yanta Gorda. Yanta Gorda. Napakaganda talaga. Walang foul. So yun, may kita nga natin ito. Mga na-feature to lahat ng HoopX. Mga lumaro na sa mga tournament ng HoopX to. Mm-hmm. So para tayong parang mga all-star na itong mga HoopX yung mga naglalaro ngayon. Dodong versus Kalye. Kalye. Umanda, pivot, pumade. Nasupalpal. Ganda ng galaw. Pivot. Yun, grabe talaga to. So ang leading natin ngayon sa ating score ay si Maxel. Crossover. Grabe yung shift. Maxel! Jab step tayo. Pull up. Nabitin no na ng konti sa legs.
Dodong versus Winston. Kamira ng mid-range. Wala. Remo. Nice job. Remo. Jude. Step. Nice, Leo. Nice. Mala James Harden yan kasi kaliwete yan guys. Double pass. Ooh. Na no? Parang James ang dalawang kumakaldag. So yun nga, pinsan nga pala ni Batang Stepo itong si Jude. Tama. Oo. Tama. Nakakwentong hoopix na daw to si Jude. Tumira ng tres, kumpiyansa. So ang leading player natin ngayon ay pareha si Jude at si Maxim. Pareha silang merong 3 points. Tingnan natin kung papakitaan tayo dito ni Kyrie Irving. Kyrie Irving. May diskarte. Sa dos ah. Kyrie Irving. Oop, kumaldag. May diskarte. Jumam shot. Wala. No good. Pero ito, batang mamaw, Dodong. Dumiskarte. Dodong, dumiskarte. Mm-hmm. Cervantes. Minamaw, yun nga lang. Oh! Oh! Ganda nun, kaya lang short. So yun, nakascore nga si Winston kanina, so 1 point na rin siya ngayon. Ito ang leading player natin ngayon. May diskarte. Umikot, nakuhaan ng foul. So yun nga, kapag naka 2 consecutive fouls tayo, penalty tayo, isa tayong free throw. Tapos palit ng player, tama diba? Palit parehas ng player. Maxel. Oh, Maxel. Uy, ganda. Ganda ang depensa. Nice D. Yun nga lang. Grabe yun. Grabe galaw ng Maxel na yun, no? Nakakuha siya ng diskarte na sa ilalim. Mm. So yun, kaya nga natin ginagawa itong King of the Court natin. So para ma-challenge nga nila yung skills nila, no? At para mas gumaling sila, syempre lahat sila magagaling. Naglalaban-laban sila lahat dito. Okay naman po, mas more on na lang po sa drive. Wala pong shooting eh. Para kaya naman po, babawi po. Medyo minamalas pero ayos yung shooting ko. Pero dito yan, spin. No grabe good. Grabe yung mga shifty na satulis sa mga bata ngayon. Tingnan natin ang galaw ni Dodong. Dodong versus Jude. Dodong, umiikot, umangat. Maganda yung galaw niya. Pero kung buong ako, binibigyan ako ng 3 point. Tirahan ko. Maluwag take, eh. Take mo na agad yung opportunity, pero teka lang. Yan ang advantage din kasi ni Dodong kapag nakakuha siya ng buwelo. Kapag kunyari malayo yung bantay, jab step siya eh. Tapos binabanggaan niya yung kalaban. Kaya nga natin siya binansagan na batang mamaw. Diba? Napakahaba ng first step niya, kaya... Hindi mo pwedeng i-anticipate lang yung mga ganun bagay. Naka 2 points dito si Kyrie Irving. Nakakuha na ng kumpiyansa. Tingnan natin. Okay, so nakakuha tayong foul. So one more foul tayo at penalty tayo. Kyrie? Fake. Yan dapat nang gawin ng mga bata ngayon. Gamitin natin ang offhand natin kapag nagdi-dribble tayo. Mm-hmm. Malaking tulong din kasi yun. Masalan sa college ko din napansin yun. Hindi ako gumagamit ng offhand. So parati ako naagawan. So ang pinantang tip sa akin noon dati, kapag nagdadala ka ng bola or pag dinidepensahan ka ng mahigpit, gumamit ka ng offhand. Pero ito? Mm-hmm. Umaabante na naman dito ang score ni Maxel. So ang pansin ko kay Maxel, no, kapag nakakapag-discarte siya sa loob, hindi niya pinapatay yung dribble niya. Tuloy lang siya sa dribble niya. Kaya nakakuha siya ng mga points na sa loob. Kaya kahit bata pa siya, no, parang veterano siya gumalaw, parang experience na. No? Ganyan talaga pagka natulog ka sa court. Mm-hmm. Pero dito, Jude versus Dodong. Pinapapunta sa kanan ni Jude, Dodong. Jude, tumira ng dos. Yung, parang medyo mahina sa kanan dribble. Dodong. Yun, tumira Dodong, dos, tumira si ng dos. Pero dito, Winston. Winston versus Kalye. Winston, no good. Kalye Irving versus Yan. Ganda ng sapatos ni Kalye Irving. Talaga ah! Naman. Kaya lumalakas ang shooting. Eto na. So ang score natin ay, ang leading scorer natin si Maxel pa din. Ang next natin ay si Kalye. With the 5 points.
Next, si Dodong and Jude and Winston and si Yan yet to score. Tingnan natin. Mukhang kuha na ni Maxel ang kumpiyansa niya. Wow. Nice. Table step. Lamintis lang. Malakas lang ng konti. Angat pa ng konti sa board. Ayun, kita natin yung parin na discarte na sa depensa, pinapunta niya sa kanan. Nice di dito si Batang Mamong. Pinatira. Mausa yan, Batang Mamaw na yan dahil experienceado rin sa laro yan eh. Parang hindi bata maglaro eh. Talaga naman. Pero dito, Dodong versus... Oh, umangat! Parang pag ako to, ayokong bantayin. Sakit sa sikmura eh. Yan. Sandiretso lang. First foul natin, Dodong versus Winston. Siyang oh. God. Umangga ulit, spin move. Nakadiscard. Wow! Oh, ang sakit mong bantayan. Ang sakit mo. Mas masakit ka pa sa hurt. Pansin ko kay Batang Mamo, mahilig siya sa punch step. Oo. Bago siya kumuha ng discarte niya, pinapunch niya muna yung paa niya. Tinatantya niya kung susunod yung paa ng defender. So magandang klaseng discarte yun. Pero dito, Batang Kalye Irving versus Dodong. Dodong dumidiscarte. Spin move ulit. Spin move. Tinages? Sinuloy, yun lang. Walang foul. So, Maxel versus Kalye Irving tayo ngayon. Kalye Irving, dumidiscarte. Papuntahin sa kaliwa. Kalye Irving, naiwan. Uy! Huli ka kay Maxel! Tumira ng mid-range. No good. Medyo tagilid na ng konti. So, update tayo guys, no? Nangunguna pa rin sa ating score. Si Maxel with the 6 points, sumunod si Kalye and Dodong with 5 points and 3 points naman para kay Jude and Winston. Nakashoot and... si Jude doon, magandang teardrop yun. So yun nga, nakikita natin humahabol na si Kalye dito at si Dodong. Kanina leading by 4 si Maxel, ngayon isa na lang ang lamang niya. Yan. Good cross yun ah. Ito men, napakahusay yung maglaro nito ni Yan. 50 no? Oh! Nabitin lang ng konti. Ganda ng konti. Dalaw, no? Pansin ko talaga kay Yan ngayon, nadudulas siya. Pero hindi napapatigil ang galaw niya. Talaga naman. Pero Dodong, ito kumayod. Dodong, kayod manong. Jumam shot. Woo! Parang si Kobe Bryant na pag-fadeaway itong bata na to. Ayun yung basic Dodong galaw. Moves. Gumagamit ng punch step ulit si Dodong dito. Dodong. Dumidiscarte. Tumira. Yun lang, nabibitin lang ng konti. Konting legs pa. So titignan natin kung sino makakapasok ng finals natin dito. Pero hindi natin masasabi kasi dikit yung tatlo eh. Actually, apat sila eh. Maxel. Maxel versus Winston. Maxel. Oh! Medyo malayo lang ang takeoff niya, pero ang ganda nung galaw. Pero to, Winston versus Jude. Winston, dumidiscarte. Winston. Uy, step back. No. Na-short na ng konti. Jude versus Yan. Ganda ng mulang. Sayang, too strong lang. In and out. Caught off guard yun. Akala niya susugod pa kaya medyo nadulas yung paa niya dun. Pero dito Yan. Yan versus Kalye. Yung magandang tapatan yan. Ooh! Woo! Ang ganda nun! Nakita mo yon? Kaya ko yun dati nung kabataan ko eh. Hindi mo siya mapipredict kung saan siya pupunta yung dribble niya, left and right eh. Mm-hmm. Ayun, no? Mausay talaga. Pero ito mukhang nakuha na talaga niya ang kanyang rhythm. Jumam shot. Bang! 2 points na dito para kay Yan. Nakukuha niya na yung kumpiyansa niya. Tignan natin kung makakascore siya kay Maxel. Maxel. Oh! Oh! Ang ganda nun! Tignan niyo yung replay guys, eh no? Ayan, nalabas na. Oh! Ang ganda nun, idol. Nadulas siya pero na-recover niya, no? Three consecutive points yon, sunod-sunod. Nakahawak. Anong tawag natin doon? Counted. Change player tayo. Winston versus Kalye Irving. Yun na, maano naman. Mahigpit na ang depensa ni Kalye dito kumpara sa kanina. Winston, spin, umangat. Foul.
Flash cross, double cross. Fade away. So currently ang score ngayon ni Winston ay 5 points. Sumunod si Calle, si Dodong ay 6 points, si Maxel naman ay 6 points din. Tumira ng dos. Bam! Ay, si Winston na pala ang leading scorer natin. So ngayon, ang leading scorer natin si Winston with 7 points. Tingnan natin kung makakuha siya ng diskarte niya uli ngayon. At medyo madulas na ng konti. Ah! Kayod! Oops! Madulas na lang ng konti. Tigil tayo. Wait lang guys. So yun guys, kung hindi man nakikita sa camera ngayon, umaambon siya. Oh, tsaka iwas din tayo sa mga injuries na idudulot kapag ka nadula, syempre. Pero ang ganda ng laban, grabe. Ang ganda na pinapakita yung unang 3 points na pinukol na pinakita dito niyan. Napakaganda at nakita nyo naman dun sa replay, di ba? Ang husay talaga nitong bata na to, idol. Ganda to ng laban, hindi mo ini-expect kung sino mag-lead. Palipat-lipat tayo ng leading scorers eh. Ang laban talaga dito guys, kung sino ang unang makakakuha ng kanyang momentum. Yan. Ayun talaga. Kailangan manatili kang consistent kung makakascore ka. Kaya huwag kang mawawala ng gana kasi minsan pa nagkakaroon ng mga momentum mga players, nag-settle na sila sa mga low percentage shot kasi akala nila mashoot na nila, ganyan. Nadali ka rin sa ganun eh, nung laban nyo eh. Actually, kaya ako siya sinasabi ngayon eh. Kasi based on experience, diba? Okay lang yun. Napakaganda ng pinakita mong performance dun sa laban mo na yun. Back to the ball game! Yun guys, balik na tayo guys. Napunasan na rin. Medyo inasar lang tayo ng konti ng ulan pero pinagbigyan naman tayo. Ooh! Nice cross. Teka lang, traveling. Kung may fake. Yan. Yan. May discarte. Yan versus Jude. Ooh! Ganda nun. Kita natin di. Foul pero counted na yun guys. Mahilig siya sa between the legs. Bumangga. Wala na madulas. Bang! Momentum na dito para kay Yan, 5 points. So kanina si Yan, siya yung walang score kanina. Ngayon, 0 siya kanina ngayon, 5 na ang score niya. Ang leading scorer natin ay 6, si Dodong at si Maxel. Ay, si Winston pala ang leading scorer natin ngayon with 7 points. Next natin si Dodong at si Maxel. Sumunod naman si Yan at si Calvi. Dodong versus Winston. Dodong. Jab step. Dodong pamira ng dos. Pumasok na din. Yun ang kanina pang inaantay ni Batang Mamaw. Umangat din. So yun nga, leading scorer na si Dodong. Napakabilis ang laro na to. Talaga naman. With 8 points na si Dodong dito. Pero teka lang. Tumama sa luya. Pero Dodong. So, natawagan ng double dribble. Nakitawan lang yun. Tumama sa luya, Dong. So si Maxel na uli ang didiscard. Maxel versus Jude. Maxel, gumagamit na ng puwersa. Maxel, tingnan natin kung kukuha niya ang lamang uli. Na-foul siya. Tingnan natin kung didiscard si Maxel. Maxel? Sa ilalim talaga siya kumukuha ng discard niya, no? Tumira siya ng 2 points kanina. Tumira ba siya? So parang si Harden nga to, no? Jude, uy! Double step back! Tumira. Pero dito, kaya tumira ng dos. Yan Tagorda versus Winston. Yan Tagorda. Between the legs ang favorite din talaga niya, no? Nice Nice shot. Ganda ang peke noon galing kay Yan Tagorda. So ang score niya ngayon ay 6. Ang leading natin si Dodong pa din. Leading natin dito si Dodong pa din. Ganda ng cross nito, no? Sumasama yung buong katawan niya, hindi lang talaga cross. Napaka-humble ang bata nito. Talaga naman. Pero ito, spin, Dodong, umangat. Core shot, di pumasok. Maxel, 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 Maxel. Sumasok na kalaban. Off-balance shot na foul si Maxel ni Duke. So ayun guys, kung marami kayong magbabarkada dyan, kung gusto niyo maglaro ng mga King of the Court, gayahin niyo yung ganitong format ng laro. Napakasaya. Macha-challenge kayo. At tinan nyo naman, oh, ang lalakas ng mga players na naglalaban ngayon. Oh guys, kasi ano, kayo lang din yung makakatulong sa mga tropa nyo niya kasi alam nyo naman yung mga skills ng mga tropa nyo. Siyempre, mismo. Kung kayo-kayo din yung magkakasama, what if kayo na lang din yung mag-training sa isa't isa? At actually kapag tapos namin mag-ensayo, ginagawa rin namin to parati. Kaya medyo nasanay ako nung ako'y naglaro. Kasi every after ensayo namin, nag-extra kami. Kung di man extra work, nag-king of the court kami.
same exact format din talaga. So mag-i-enjoy kayo guys. Pagagalingin nyo lang din yung isa't isa. At the same time, sasabihin nyo rin sa mga kakampi nyo yung mga kulang nila. Masasabi nyo kung ano yung may mga kulang sa laro nila. Masasabi nyo kung ano pa dapat nilang i-improve. Yan. Last 2 na si Dodong. Dami namin sinabi. Tinan nyo, ang bilis yung laro. Diba? Talaga naman, last 2 na si Dodong. Batang mamaw. So main move, naagawan na lang konti, no foul tayo doon. So guys, nakikita nyo dito yung mga score ni Dodong, puro high percentage siya kasi dito niya talagang ine-execute sa ilalim. Hindi siya nag-ano eh, kasi meron siyang minsan pinapabayaan siya sa 3 points, pwede siya mag-settle sa mga ganong tira pero hindi. Kumukuha muna siya ng momentum niya, power step muna siya, jab step muna siya, hindi siya nagsisettle para dun sa high sa low percentage shot. Dinidiscarte talaga niya, babangga siya, spin move. Yun yung mga magagandang galungan. Oh, double ito. In and out. Nakakuha siya ng malupit na score dun sa ilalim. Cross. Magandang diskarte. Magandang Dodong, depensa rin. Dodong, antigas! Hindi Dodong! Hindi nagpausog. Ayan, gusto ko talaga makita kay Dodong. Napakatigas. Certified batang mamaw. Ang laki ng bantay niya, no? Hindi malang napausog. Pero Dodong, tumira ng dos. Akala na, panapos na. Medyo na pa-early celeb tayo dun, Dodong. Pero isang, one more try. One more try. Pero dito? Tumira ng kanan. Yan versus Winston. Grabe yung competitiveness ng laban ng mga bata na to. Lalakas. Ooh! 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 Tira! Ah! Ang ganda nun, guys! Guys, na-execute niya yung galaw niya doon. Grabe, dun, kasi guys, napakaganda nun. Ayun o, tignan mo sa replay. Okay, angas, guys. Jumab step, spin move, tumira ng fade away, one-hander, nice shot. Nakukuha na niya yung momentum niya. Grabe. Parang mataas ang kumpiyansa niya. Pero pag nasa ganito tayong sitwasyon, wag tayo masyadong maaliw, wag tayong tumira ng mga low percentage shot. Pero ito, yan. Yan. Woo! Whoa! Pinoy step doon, napakalupit. Ang ganda nun talaga. Woo! Ayan na yung mga moves na iniintay talaga namin eh. Pinoy step, no? Dati Euro step lang ang meron. Ngayon may Pinoy step na international talaga mga Pinoy. Nice di by Dodong. Pero Dodong dito. For the game winner! Bye! So ayun Dodong, kamusta naman yung first round? Ikaw agad yung pinakaunang finalist natin ngayon. Ano masasabi mo? At syempre, unang-una sa lahat, thank you kay Lord kasi binigyan niya ako ng lakas para magawa ko yung mga ano gagawin ko dito sa loob ng court. At syempre, binigay ko lang yung best ko kahit na wala akong kondisyon, galing akong training. Pero indihad lang yon para gawin mo yung totoong laro mo at yun. So yun, nakita ko nga kanina base sa observation ko, yung mga, hindi ka nagsasettle sa mga low percentage shot. Dinidiscarte mo talaga. Yun ba talaga yung discarte mo for this game? Opo, yun din yung plano ko. Ginawa ko, dinaan ko sa uno-uno, sa piso-piso, kung kaya ko naman. Sige, eto, tanong kita. Sino yung gusto mong makalaban? Mahirap mamili kasi lahat sila mahuhusay, magagaling at talagang hindi basta-basta na kalaro. So, halos lahat eh. Halos lahat po. Kayang-kaya makaangat. Very humble answer. So yun, good luck sa'yo, Dodong. Thank you po. Enjoy the game. Kalye, 5 points. Maxel, 7 points. Yan with the 9 points. Jude with 5 points. And last, Winston with 8 points. Back to the ball game tayo, guys. Babalik tayo. Titignan natin kung sino mga kalaban ni Dodong para sa finals. Kahit sino to, kumakayod. Eh. Kumakayod. Jude, kumakayod. Ooh! Oops, medyo na-foul na ng konti. So yun nga, tama nga yung sinabi ni Dodong kanina na hindi niya alam kung sino makakalaban niya kasi lahat talaga magagaling, which is very true. Umangat, bang! Palipat-lipat tayo ng lead ganina pa. So yun, magandang mid-range nga pala galing kay Jude. 6 points na siya ngayon. Tignan natin kung makakahabol siya. Jude, na, kumakayod na. Discarto na sa ilalim. Tumira! Uy! Yun lang. Nakita ko na yun kaganina. Different results lang. Sayang. Pero dito Maxel, tumira ng dos. Bang! 2 points. Tay na sila ngayon, Nian. Parehas na silang. Ayan, parehas na silang 9 points. Woo! Pero Maxel, ang ganda ng bang! Kuhaya, pakak!
Nakashoot na naman si Maxel. Niya. Last two na siya, warning. Tingnan natin kung mag-settle siya for a two or pipiso pa rin siya. Kalye, nagbabantay. Kailangan niya mapigilan na dito ang 2 points. Tumira ng right Maxel. Hand. Wala. Nakuha ni Kalye. Kalye, may pag-asa pa dito. 5 points siya. Tingnan natin kung makukuha niya ang momentum. Kalye. Kalye Irving, drives. Bumps. Uy, pivot. No good. Too strong. Medyo cold start lang ngayon si Kalye. Jude. Uy! Uy! Wow! Binayoyo! Nakakuha tayo ng acrobatic layup dun ah. Si Jude nga pala ngayon ay 7 points na. Tumira Nandos. No good. Last 3 pala si Yan. So magtatapat si Yan dito. Si Maxel. Yan versus na Maxel. Parehas halos ng dalaw itong mga Uy, Paul! Medyo lamang lang ng isa si Maxel. Jab step. Yan dapat ang ano, diskarte. Huwag kang mag-settle ka agad at huwag kang humarurot ka agad. Execute mo muna sa isip mo kung ano yung mga gagawin mong moves. Mismo. Yun. Uy! Gaya nito ni Maxel. Matapusin na ni Maxel. Yan dos. Maxel. Maxel. Kumayod. Kumabangga. Kumayod. Ang ganda hanggang ilalim. Last one na ngayon si Maxel. Tignan natin kung siya ba ang makakalaban ni Dodong. Ang ganda sa nun. Sa finals. Medyo pahinga muna dito si Dodong kasi kanina nung ini-interview ko medyo hinihingal siya eh. Medyo nanginginig. Pero humble pa rin ang mga sagutan. Yes. By the way, nakuha niya yung foul. Naku, kailangan mag-ingat dito ni Winston dahil may pag na-foul niya ito. Penalty, one free throw at tapos yung laban. Yun. Yun na nga ba ang sinasabi natin. So it's no an foul. Offensive foul pala. Tumira ng dos. Wala. Jude. Jude. Lumire. Oh. Switching lane. Uy. Tumira ng kanan. Wala lang. Medyo parang kaliwa ata yun ah. Tingnan natin si Yan ngayon. Sa mga pinaka-shifty dito. Nakuha ni Kali. Nice D yun. Hindi niya lang basta sinalo yung bangga. Medyo nag-back siya ng konti kaya nabitawan yung bola. Hindi niya sinalo yung bangga. Step back. Oh, step back. Ganda Kali. Ganda oh, yun lang. Pero doon to Maxel. Yun, nag-sign off the cross na. Maxel. Maxel. Oh! Maxel. Uy, teardrops! Yun lang. Ang second placer natin ngayon ay si Yan. Si Yan. Ang pwedeng humabol ngayon kay Dodong. Tumira ng dos. Arc shot. Bang! Ang sabi ng net! Uy! Ang taas ng arc ng tira niya. No? Last two na dito. Tingnan natin. Winston, Winston. Oh, tumira na naman! Tumira. Bang! Ginawa niya na rin yun noon, 2x2! Game winner daw. Yun, tingin ko yun na ang signature move niya siguro kapag nag-game winner siya, no? Grabe talaga! Winston versus Dodong. Abangan natin yan. Magandang kaldagan to, magandang salpukan. So ayun mga ka-Hoopex, kasama natin ngayon ang dalawang finalist. So ayun Winston, nakita naman namin na kanina 8 points ka lang. Naka 2 consecutive ka kaagad ng dos. Anong mindset mo kanina the entire game? And yun ba talaga yung signature move mo mas lalo na kapag mag-game winner ka? Ayun talaga ginawa ko kasi last one na yung isa eh. Lagi ginawa ko lahat. Tapos ayun, good luck na lang sa amin ni Dodong. So anong masasabi mo kanina dun sa laro, dun sa competitiveness ng exhibition game natin ng King of the Court? Grabe, ang gagaling. Napasayaw nga ako eh. Napayo po dito. Pero yun lang ang sasabi ko. Pero nabawi niya. Nanalo naman siya. Magandang laban namin kasi talagang lahat kami go-hard eh kung maglaro. So yun nga, ang magwawagi dito sa ating exhibition, King of the Court, mag-uuwi ng 5,000 pesos. Kaya galingan nyo parehas. Thank you. Good luck sa atin pareho. So ayun mga ka-Hoopex, welcome sa ating finals ng exhibition game ng King of the Court 17-under. Ayun na nga, Dodong versus Winston, salpo ka na! Yes sir! Tingnan natin, parehas itong mga galing, grabe. Stumep back ng tres, arc shot naman! Nakita ko na yun! Pinakitaan na naman tayo ng arc shot step back nito ni grabe Winston. Grabe yun! So ayun nga guys, change tayo kasi kanina hanggang 12 tayo ngayon, raise to 8. Samantalang bumawi ng 2 si Dodong dito. Yun na, Dodong 2 points din, mukhang magandang laban. Winston, Winston. Crossover. Oh. Tumira ulit, titira ba siya? Wala po. Nice D dun. Nice D si Dodong. Hindi siya nakuha sa fake, kaya nakakontest siya ng maayos sa tira ni Winston.
Dodong. Dumidiskarte ulit si Dodong. Mas mabilis ang pacing niya ngayon kumpara sa kanina. Nag-hop step, tumira, board ring, wala. Pansin mo dito, nagmamadali si Dodong, no? Mas mabilis ang pacing ng laro niya ngayon. Pero kita natin, 2-all ang score natin. Parehas nakapukol ng dos kaagad early in the game. Yun na. Pero ito, Winston. Nice, nice D na naman si Dodong doon. Dive for the ball. Yun! Nice D, Dodong. Good hustle. Nice one. Ball ni Dodong. So one stop lang pala tayo dito, guys, no? Tumira Dodong, ulit ang dos. Tumira ng dos. Nabitin lang ng combo. So dumidiskarte si Winston dito. Parang mag-settle siya sa dos. Itira siya ulit ng arc shot. Malakas lang ng konti. Medyo parang napahinga dun si ano, si Dodong. Parang sabi niya, buti na lang. Buti na lang, hindi pumasok. Pero Dodong dito, titigil natin kung babawi. 2 points, tumira! Yun lang. Kala ko makakakuha tayo ng lucky bounce. Parang nagiging ano tayo ngayon, 3-point contest tayo ngayon. Pareho talaga naman. Parang nag-settle muna sila para makapagpahinga sila. Kasi pag puro sugod, nakakapagod din talaga. Oo, alam mo yan. Susugod ka, di masushoot. Mas nakakawala ng ano eh. Mas nakakapagod yun pag hindi mo nasushoot eh. So ayun, nakakuha ng foul counted. Dodong. Jab step. Tumira. Wala. Humihingi ng foul si si Batang Mamo pero hindi siya nakakuha. Humahatol! Yun nga, no? Grabe yung physicality kahit mga bata. Parang ini-ensayo na sila maging physical players, no? Tumira ng arch shot na naman. Akala ko papasok na. Kitang-kita mo sa air, eh. Yan na si Dodong. Parang bumabalik na yung pagka-poise ng laro niya. Mabagal. Dodong! Nag-pay off yung pagiging slow Dodong! All 3 ang score natin ngayon. All 3 lang pala. Lamang parehas. Nakataas na ang kamay kasi threat nga ang dos dito kay Winston. Oy! Nice contest, good contest by Batang Mamang. Talagang hindi din pinapatira ni Dodong ng easy shot. No easy shot! Hindi siya magsesettle sa papatirahin lang. Go contest kita hanggang mamatay. Tumira ng dos! Bang! Dito, lamang na si Dodong ng dalawa. So, last 3 na nga si Dodong. Nakukuha niya na eh. Bumabalik na siya sa pacing ng laro niya kanina. Kasi kanina nung una ng simula, nagmamadali siya. Ngayon, kalmadong Dodong na ang makikita niyo. Pero dito, Winston, binato! Nice team. So, medyo... Uy, tumira na naman ang dos! Wala. Too short na naman. Yan na. Nakaangat na agad ang kamay ni Dodong kasi uy, ang ganda nun! Andres, tumira, kapos. So yun nga, naging effective yung defense si Dodong. Ginagamitan niya, tinataasan niya ng kamay kasi nga threat yung tres ni Winston dito. So yun! Last one na last dito si Dodong. Last one na dito si Dodong. 7-3 ang 7-3 score natin. Pero hindi natin masasabi, baka humabot. Dodong, si binigay na! Dodong! Dodong! Dos! Nag-euro! Oh! Foul counted yan. Bola ni Dodong at titignan natin kung makakapag-game winner na siya ngayon. Titignan natin kung abangan si Dodong natin ang mananalo. At fake tumira, mid-range, wala. Wala. Kakalmahan natin ang laro dito kasi at any time pwedeng mapunta sa iba ang momentum. Tumawag nga ng timeout dito si Dodong. So ayun nga, tumawag ng timeout dito si Dodong, no? Pero nakikita naman natin dito na hindi talaga natatahimik si Dodong. Iyo, ano masasabi mo naman sa laro natin ngayon habang timeout, usap muna tayo. Ano masasabi mo sa competitiveness ngayon ng laro ng... Talaga naman. Kung physical, physical. Kung shooting, shooting. Hindi papatirahin Dodong yung kalaban niya. So ayun, si Winston kasi, ang strength din talaga niya 3 points. Pero kung nasa ganito kang sitwasyon, dapat more on high percentage shot tayo. Kasi may advantage din siya, mas matangkad siya. Gamitan niya ng diskarte, parang piso-piso ba? Parang ganun. Dun siya makakuha ng effectiveness niya. So ayun, pero tingnan natin, baka tumira siya ng dos dito. Tumira ng dos! Yun, no speaking good of. Pero talagang pinupurso niya talaga na tumira ng dos, no? Kasi alam naman natin na one stop lang to. Kapag nakashoot ka, bola na agad ng kalaban. Pero tingin ko medyo nape-predict ni Dodong. Nape-predict niya ng konti na titira na kaagad. So currently, ang score natin ngayon ay 4-7. Last one na si Batang Mamaw. Last one na dito, si Batang Mamaw. Ayan na! Minas, bumin-move. Nabitawa ng konti, tumira. Wala. So dumidiskarte si Winston. Tingin ko magpipiso na to. Nag-behind the back. Tumira ng mid-range. Yun nga lang. Medyo niluwa ng rate. Kaaway niya ngayon ng rate.
Dodo, dumidiskarte. Slow pacing lang muna, diskarte ng malala. Tumira ng mid-range. Bang! Wala! Walang lucky bounce. Grabe yung competitiveness dito. Yung depensa, walang pabayaan. Oo, talaga. Nakita, yung mga galaw ni Dodo ngayon, nakita ko na to kay Flying A. Yes. Flying tumira A. Ng dos, ang taas! Yun lang. No good, too strong. Tingin ko sa mga nakukuha ni Dodong ng mga opportunity dito na second chances kasi hindi nakakashoot ang dos. Dapat sulitin niya. Si Batang Mamaw. Grabe. Game set. Dodong wins. So ayun mga ka-Hoopex, kung meron pa kayong mga kakilala or mga gusto nyong mapanood dito na sumabak sa Hoopex court natin, mag-comment lang kayo dyan sa comment section down below. Siyempre hindi natin kakalimutan, meron pa rin consolation prize si Winston dito. Napakahusay mo. So anong masasabi mo dun sa laro niyo ni Dodong? Ayun, pagod na eh. Pagod na. Pagod na kami pares ni Dodong. So ayun, congrats nga pala kay Dodong Cervantes at siya ang nanalo sa ating finals na exhibition game sa ating King of the Court 17 under. So ayun, siyempre nanalo ka ngayon ng 5,000 pesos. Yon, unang-una maraming salamat kay Lord. Yon, at sa HoopX nanalo ko ng 5K. At yon, shoutout sa nasakyan kong bus kanina, nilibre ako pamasahe. At sa mga sa kapitbahay ko na lagi nakasuporta sa akin. At syempre, especially sa family ko na number one supporta, kala papa, kala ate, at sa mga kapatid ko. Kung nakikita to ng bus driver kanina ni Dodong, may 5,000 na siya, lapitan mo siya. Solid yung mga kalaban. Napalang experience sa mga ganito. Hindi rin basta-basta yung mga kalaban. Ang gandang laban. Mahusay-mahusay lahat. Maganda yung experience. Magagaling din yung kalaban. Shoutout po sa pamilya ko, sa mga tropa ko, kay daddy, kay mami, sa Grail family, sa Batang Kalye, kay Coach Kenneth. Shoutout kay Boss Dinon, at kay Kuya Richard Admission, sa Out of Intelligence, sa Victoria James. Shoutout pala sa kay Ivy, kay Tita Christy, siyempre sa girlfriend ko, kay Marga, kay Mama, kay Daddy, kay Tita ko.